Ang Buhay OFW po ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, the global education leader, Southville International School and Colleges, Be Amazing, Be Southville. Mapicon Philippines Inc., your total pest control solutions. Daijo Gem, find jewelry at Unit 125 S Mason, Marina Way, Mall of Asia Complex. Origani. We believe in a beautiful and natural skin. We believe in nurturing the harmonious relationship between nature and science to bring you the finest in organic skincare. We believe you should not have to choose between quality and price. So let Origani be your luxury skincare solution, because compromising on your skincare should not be an option. Visit us, Bangsar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Buhay OFW. Change is coming. Yan nga po ang naging slogan ng administrasyon ni President Rodrigo Roa Duterte. Dasal lang po namin dito sa Buhay OFW na kung anuman po ang maging resulta sa proposal na pagbabagong ito, sana po ay mas makatutulong ito para sa pag-unlad ng ating bansa. Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW. Pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW. Bayan ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal lang buhay kung kailangan. Nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, layani ka na totoo. Dapat nang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate Kuya, inay, itay, kapatid. Buhay OFW ay hatid sa inyo ng SP Land Incorporated. Set your sights on your new home, situated in the heart of Naic, Cavite. Sterling Residence 1 offers you, the Filipino family, your dream home. Affordability, high-quality homes, security, and comfort. Live the life of your dreams. Sterling Residence 1 is owned and developed by SP Land Incorporated, a Sterling Paper Group of companies. The global education leader, Southville International School and Colleges. Be amazing, be Southville.
sikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad. Buhay OFW. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, Canada, United Kingdom, USA. Sa inyo pong lahat, mahal po namin kayo. Napakasaya ko po dahil makakasama natin ang sinasabing tatay ng PDP Laban. Siya po ang founder ng PDP Laban at siya rin po ang nag-iisang ama ng ating Senate President, Senator Coco Pimentel, of course, at ang aking dearest sis and best friend, Com Gwen Pimentel. Ayan. Nako, tatay. Kaya tatay na rin ang tawag ko sa inyo. Kasi inyong mga anak ay mahal ko. Salamat, Marisa. Yes. Senator Nene, tay. Ano po ba talaga ang tungkol dito sa federalism? Bukod sa interested, marami rin po ang nagugulumihanan at nako-confuse dahil hindi po sila aware anong ibig sabihin ng totoong federalism. Coming from you, Senator Nene. Tama-tama yung mga punto mo, Marisa, sapagkat hindi naman pwede na sabihin mo, basta federalism, you accept it. Mm-hmm. Hindi naman ganun. Mm-hmm. Dapat maintindihan ng taong bayan, ano ba ang punot dulo nito? Para sa akin, isang yanong mamamayan, mm-hmm. how will it affect my life as a Filipino? Mm-hmm. So yun po ang ating gustong gawin na ipadama natin sa taong bayan at ipakita natin itong federalismo nito magbibigay sa mga ordinaryong tao sa mga iba't ibang sulok ng Pilipinas ng oportunidad na makapagtrabaho sila doon mismo. Mm-hmm. Na hindi na kailangan pupunta pa sa Maynila maghanap ng trabaho. Pagdating dito, wala naman. Ito po ba ay pakikipaghiwalay ng tinatawag nating federal state sa buong bansa bilang Pilipinas? O ito po ay paghihiwa-hiwalay? Ito po yung nasa sa isip ng karamihan sa atin ngayon, pakikipaghiwalay ng mga probinsya, mga municipality sa sinasabi natin isang bansa natin na Pilipinas. Ano po ba ang mga federal state na ito? As a matter of fact, Marisa, siguro dapat maintindihan ng ating mga tagapakinig na ang ating pakay sa buong Pilipinas, meaning Luzon, Visayas at Mindanao, magkaroon ng 12. Na federal states. Okay. Sa Luzon, federal state of Northern Luzon, mm-hmm. federal state of Central Luzon, federal state of the Cordilleras, mm-hmm. federal state of the Bicol area, and then the federal state of Southern Tagalog. So lima. Po. Opo. Ang Metro Manila, huwag gawin na federal state. Ang ating suggestion ay ang Metro Manila mananatili na capital ng Federal Republic of the Philippines. Opo. Tulad ng Malaysia. Mm-hmm. Sa Malaysia, ang Kuala Lumpur, hindi naman federal state yun. Mm-hmm. Capital lamang ng Opo. Federal state. Sa New Delhi in India, hindi rin federal state ang New Delhi, pero capital ng mm-hmm. Federal State of India. Mm-hmm. Then, pagdating sa Visayas, apat. Apat, opo. Federal State of Eastern Visayas. Eastern Visayas. Federal State of Central Visayas. Federal State of Ilonggo provinces. Mm-hmm. And then Federal State of Dalawang, Mindoro, Palawan, Romblon at saka Marinduque. Oh, so in one po yun. Oo. Okay. Then pagdating sa Mindanao, tatlo. Mm-hmm. Tatlo. Northern Mindanao, Southern Mindanao at saka Bangsamoro. Bangsamoro. Ang napaka-importante palagay ko yung Bangsamoro mm-hmm. sapagkat pag hindi po natin gawing federal state yun, mm-hmm. kung saan ang kultura at tradisyon ng mga kapatid nating Muslim ay mabigyan ng tunay at sapat na respeto. Mm-hmm. Patuloy ang gulo sa Pilipinas. Ayun. So ito rin po ang sinasabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kinakailangan bigyan ng pagkilala, lalo na ang ating mga Bangsamoro na mga kapatid. Yes, diba very, po? Very important. Po. Yes, I see. So ito po bang sinasabi natin na federalism is shortcut para sa BBL? Siguro bigyan natin diin na ang pakay ng BBL maganda kasi naghanap ng kapayapaan. Of course, meron lang mga refinement na kailangan gawin para tugma sa pananaw ng ating saligang batas.
And therefore, ang aking payo dyan ay ang BBL at mukhang ito na rin ang pakay ni President Digong na isali na sa pag-uusap sa adoption of the federal system. Okay. Para hindi na hiwalay ang pag-tackle nitong mga issue na ito. Paano ho ba ang magiging gobyerno natin under the federal system? Paano po ang operation ng local government natin? Tulad ng nasuggest ko na, there will be 12 federal states. Sa loob ng 12 federal states, nandun yung iba't ibang mga provincia, siyudad at munisipyo na kasali doon sa federal state na yan. Okay. And therefore, wala naman, as a matter of fact, contrary sa mga pangamba ng ibang mga tao, ang federalismo magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa gobyerno lokal kaysa ngayon. Sa present state of government po natin, ang ating pera or kaba ng bayan, 60% goes to the government, national, at 40% goes po dito po sa atin sa lokal. Okay, so ngayon po, kung tayo po'y magkakaroon ng federalism, magkano po ang porsyento ng increase na mapupunta na pera sa national at sa local naman po? Marisa, first of all, gusto ko bigyang din na yung 60-40 na ratio of sharing na nabanggit ninyo, para lamang yon sa koleksyon ng BIR. Hindi kasali yung ibang mga income. Pero kung mag-federalismo na tayo, lahat ng income. At baliktarin natin ang porsyento, gawin natin 80-20. 80% sa federal state at sa local government. Okay. 20% na lang sa gobyerno nasyonal. Bakit? Okay. Sapagkat mas kukunti na lang ang kapangyarihan maiwan sa gobyerno nasyonal. Ayun. Okay. Napakaganda kasi kung federal state tayo, mas maraming income ang mapupunta sa local federal state natin. Definitely. Diba po? So, mas mai-improve nila ang kanilang mga pangkabuhayan. That's correct. Mas maraming mga job opportunities ang naghihintay sa kanila. At mas magandang mga social services ang matatanggap nila. Kasi mas malaki ang pondo nila, not only coming from the BIR, but all the other areas of income. Napakaganda ang pondo nyo, nakuha nyo kaagad, and then, pero idagdag din natin. Opo. Dapat may kuha din. Commission and audit. Ayan, tama po yan. Paano ngayon ang COA, tatay? Mananatili. Kasama. Mananatili yun. Auditing firm pa rin siya. National po. National. For national funds. For national funds. For local funds, mayroon din sa ayun. Ayan, mga kapatid, may COA. Sabi ni tatay, hindi kayo makalulusot. Okay. Ngayon, tatanungin ko po tayo, ito po ba sa ngayon na 60-40, ang 40% ay napupunta sa lokal, ay napag-uusapan na nga po, na ang 40% ay naghahati-hati pa daw po. Yung 40% na yun, natitiin pa sa barangay, munisipyo, siyudad, at saka probinsya. So, four local government units pa ang mag-divide yan. So, actually, kukunti lang ang dumadating. Pero, tuwan-tuwa na sila sapagkat nung unang mga araw, alam mo, Marisa, maniwala ka, when I was mayor of Cagayan de Oro, kahit yung sweldo ng aking mga empleyado, hingin ko pa sa Maynila, please, Mr. President, i-release mo naman yung pera pambayad sa mga empleyado. Can you imagine the concentration of power at that time? So, yun ang nakaujuk sa akin nung naging senador na ako, sabi, itulak na natin itong federalismo nito. So, you started federalism 2008? Formally. Formally, okay. Informally, napag-usapan na yan noon sa Cagayan de Oro when I was mayor, pero hindi pa klaro kung ano ang laman at puno nito. But now, we have more or less a structural suggestion on how this should be implemented. So meaning to say, meron akong buong-buo na yung plataforma nito. Kumbaga, lahat ng dapat tanungin ay meron na po tayong ibibigay sa tao pag handang-handa na po tayong pagbotohan nito. Yes, correct. Di ba po? Which is very important sa pagkatama yung punto mo. Handa na ba tayo? Ayun, handa na ba tayo? Which means actually na kailangan itong federalismo na ito
ma-i-explain sa taong bayan. Oo, sinabi mo. Of course, itong aking mga ginagawa, personal lang naman. Diba? Ito, hindi naman ito aksyon ng gobyerno. Opo. Now, of course, President Digong is supporting it. Yes. Pero, very vocal po siya sa pagsuporta. Mas maganda siguro kung talagang actively kunin na ng gobyerno ito para magkaroon ng public hearings sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nako, tatay, ha? Senator Nene, si Presidente Digong po, ha, if I'm not mistaken, talaga po naglilibot para pag-usapan ang federalism. Yes. Marami pong pagkakataon na nagkakasama kami, mga pulong-pulong for federalism. Yes. Kaya na doon ko po nalaman na ganito pala katindi itong federalism na to get the support ng ating presidente. Talagang gustong-gusto niya itong maipasa. And that is why, makita mo naman, Marisa, as you pointed out, medyo matagal ko na iniikot-ikot ito. At nung naging pangulo na si President Digong, biglang sumigla ang tao, uy, maganda siguro yun. Sapagkat si President Digong lang ang naging kandidato for the presidency who espoused it as a part of his party platform. Yes. And now that he is president, he is pushing for it. So makita mo na, uy, interesado ang presidente dito, siguro maganda ito. Totoo yan, tatay. Kasi I was with him going around sa mga election campaign. At talagang pag may pagkakataon, sinusundot na po niya itong federalism na ito. Ngayon, openly, sinasabi niya. And I would like to congratulate and thank Tatay President Digong, President Rodrigo Roa Duterte, dahil siya po ang ating naging guest of honor and speaker sa 7th anniversary ng ating programang Buhay OFW last October. At siya rin po ang nag-launch ng ating ATOM, which is Anti-Trafficking OFW Movement. Dahil sa kanya ay napakaganda po ng suporta na ating natatanggap. At maganda po ang every time nagkakaroon po siya ng speaking engagement, isinasama na ni President Digong ang tungkol sa trafficking ng ating mga OFWs. Napakaganda ng punto mo, Marisa, yes. Sapagkat kung titingnan mo, ang laking tulong ng mga OFWs. That's true. Pero marami rin ating mga kababayan na ang mga OFWs galing rito, may kontrata sila, pagdating doon iba. Wala. Substitution. Binabalaktad ang kontrata. Meaning they are taking an advantage of. So dapat talaga ito matingnan ng maigi. Oho, tay, tatanungin ko kayo. Meron po ba tayong plataforma sa federal state para sa ating mga kapatid na OFWs? You know, yun ang napaka-importante na punto. Sapagkat isa sa mga pagbabago ng ating struktura ng gobyerno, ang representasyon sa mga tao sa kanilang Senado. Okay. Senado particularly. Because ang Kongreso, hindi ko naman sinasuggest na baguhin natin. Ang bawat anong congressional district, magkaroon pa rin ng one congressman or woman. Okay. Pero ang mga senador, opo, dapat siguro baguhin natin ang sistema. Okay. They should no longer be elected nationally, by the people, nationally, but by federal state. And ang ibig sabihin yan, bawat federal state magkaroon ng X number of senators and pati overseas Filipinos, bigyan natin sila ng pagkakataon na makapagpili ng kanilang representasyon sa Senado. Wow, we should do that. Tatay, ang ganda-ganda naman yun. So, nako mga kapatid, ha? Ayan, sinasabi ng ating Senator Nene Pimentel Jr. ni Tatay na ang Kongreso ay patuloy pa rin po na i-elect ng kanilang mga constituents. Yes, congressional district. Ang congressional district, ang ating mga senador ay ine-elect hindi na ng national, kundi ng federal state. Yes. At maaaring ang bawat federal state ay mag-e-elect ng ilang senador, Tatay. No, okay. Ang proposal ko, ito naman ay... Proposal. Okay. At hindi ko naman napulot ito sa Mount Sinai. Opo. In other words, kuhan lang ito, proposal lang ni Nene Pimentel, na kung maaari, bigyan natin ng taga-anim na mga senador ang bawat federal state. Okay. So that means kung 12 federal state,
Aabot ng mga 80 plus, something like that. 72. Yung ibang sasabi, dami naman yan. Opo. Pero kung titingnan ninyo, Marisa, actually, opo, ang ibang mga bansa na mas kukunti ang kanilang population, mas dami ang senador. Mas marami ang senador, opo. Thailand, kadami ng senador, 250 yata ang pinakauli. Ang Malaysia, ang daming senador, mas marami kaysa atin, mas kukunti ang mga tao nila. Tayo nasa 100 plus million na. Now, ang 24 ng mga senador, gusto kong bigyan ng diin, yun ay tugma sa panahon ni Quezon at ni Usmeña, kung saan ang mga Pilipino noon ay aabot lamang ng 24 million people. Opo. Ngayon, 110 million na tayo. Therefore, there is a need to increase the number of senatorial representation. Yes. Ay, suporta po tayo dyan. Tay, tatanungin ko naman po kayo. Tungkol po dito sa sinasabi nating federal system of government, ito po ba, ay siyempre bicameral pa rin po to kasi may Congress, may Senado. Yes, yes. So parang wala naman masyadong pinagbago. Wala naman. Tama naman. Sa aspeto okay na yan. Paano naman po ngayon, sino po ang pinaka-head ngayon sa atin ngayon, presidente? Oo, kahit mag-federal na tayo, ang aking suggestion, ang pagpili ng Pangulo at Vice President should still be national. Okay. Pero, may dagdag ako na suggestion na itong presidente at Vice Presidente na ito, pipiliin sila na magsama, hindi separately. Okay. Hindi tulad ngayon na, for example, si Digong at saka si Leni, iba't ibang partido. Opo. Ang suggestion ko na kung baguhin natin sa Ligang Batas, isingit na rin natin na ang presidente at vice presidente ay pipiliin ng tao as a team. Okay, as one. Oh, as one. As kasama na sila. Okay, automatic kung sino presidente, yung kanyang VP ang panalo. Yes. O okay, kung busy lang i-elect mo, kasama rin ang presidente. I see. Oo, para ang importante nito na pagsimula nila sa kanilang trabaho, pareho na ang objective nila, hindi na wala nang salungatan, wala nang opposition. Away. Sila po rin ba, presidente at vice president pa rin, ang pinaka-titular head ng ating bansa bilang national? O meron pang mas mataas pa? Or sino ang mag-oversee ng federal state? Okay. Now, siguro madama ng mga taong bayan na kung mag-isip tayo ng federalism, federalism can have a presidential form of government. Opo. It can also have a parliamentary form. Opo. So, kung parliamentary form, ang magiging head, prime minister. Okay. Oh, president, pero may prime minister pa. Oh. May presidente, may vice president, may prime minister. That is a possibility. Okay. Pero ang solution ko to simplify matters, let us just have a president and a vice president. Oh. Otherwise, medyo hindi pa tayo sanay doon. Hindi tayo sanay doon. Hindi pa tayo sanay. Palagay ko nga po tayo. No, so, yung presidente, vice president stays. Yes. Tapos yung prime minister, parang hindi pa tayo ready. That's hindi correct pa tayo sanay doon. Oh. Tama po. Overseeing all the federal states. Correct. Oh, presidente na ang bahala. Maganda pa rin. Magbabalik po ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matuto ka. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat tungkulihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay hatid sa inyo ng Doña Maria Premium Quality Rice, available in white and brown varieties. Mas mapapasarap ang kain pag masarap ang kanin. Miponica, just Ponica. Help keep yourself fit without giving up rice. Try tasty,
fiber-rich brown rice. Just Ponica Brown, Mi Ponica Brown, from SL Agritech Corporation. The global education leader, Southville International School and Colleges. Be amazing, be Southville. Black Pearl Prestige, when luxury and quality meet. Black Pearl is the perfect combination between scientific professional skincare and high-end skincare for personal use. Utilizing a cutting-edge technology to combine authentic Black Pearl powder into its product line. Black Pearl has established itself as a market leader in the luxurious and prestige category of the beauty industry. Black Pearl caters to those who want to look and feel at their best to shine and glow as a pearl. Cleopatra Mask. This unique facial mask combines 24-karat gold with black mud from the Dead Sea. Enriched with vitamins, plant oils, and extracts to deeply nourish the skin and enhance its natural luminosity. Visit us at the upper level, City of Dreams, Manila, and on the second floor of Glorieta 2, Ayala Center, Makati, Greenbelt 5, and Glorieta 5. Buhay OFW! Pag-usapan na po natin ang napakaraming advantages, di ba po? Livelihood, social services, income, lahat po, businesses, sila magko-control. Okay. Ngayon, ano naman po yung other side of the coin, ang disadvantage na sinasabi natin under the federal system? Tay, ang ibang sinasabi nila, paano ang political dynasty? Marisa, isa lang ang disadvantage actually. Okay. Ano yon? Ignorance. Ignorance, okay. Hindi nila nalaman ang pakay nito. Okay. At, for example, sabihin, paano yung political dynasties? Political dynasties, uubre yan kung pabayaan natin. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Binabago natin ang saligang batas. Mm-hmm. Pagbago ng saligang batas, isingit mo na doon mismo na political dynasties are prohibited. In this manner, is you spell out papaano i-prohibit ang political dynasties. Mm-hmm. Bakit? Mm-hmm. Sapagkat ngayon, Marisa, under the present constitution, ang prohibition against political dynasties ay napakasimple. Political dynasties are prohibited in accordance with law. Period. Sino magpapasa ng batas kung mga political dynasties ang nagkukontrol noon? Kaya nga, ipasa na sa taong bayan. Specified na agad, umpisa yes. pa lang, di ba? Taong bayan na ang magpasya. Yan. Okay, nandun na yung prohibition, nandun yes. na yung specification. Spell out. Mm. Ayun. Tama naman na, no? In accordance with law, eh, sino mag-i-interpret? Sino magpasa ng batas? Sino nagpasa ng batas? O, tama. Ako tayo, ang dami ko natututunan sa inyo. Ngayon, magkakaroon po ba ng extension of term of office ang presidente? Ang suhestyon ko, hindi na kailangan magkaroon ng term extension. Okay. Bakit? Kung ikaw, Marisa, parati kang sumasama kay President Digong during the campaign, narinig mo siya na as a matter of fact, ang gusto niya sa loob ng kanyang 6 na taon yes. as president, the first 2 years, gusto niya matapos na yung federalismo. But, ang ibig ko sabihin, hindi naman kailangan i-extend eh. Ang gusto ko sana mangyari, i-adapt na yung federalismo, pagkatapos i-submit sa tao for a plebiscito, pag-approve ng tao, huwag mag-resign si President Digong. Yun ang gusto niya para, alam ko kung ano nasa isip. Gusto niya kasi magre-resign daw siya, di ba? Sinabi niya, alam mo kung bakit? Opo. Ayaw niya mapolitikahan. Ayaw niya naisipin ng tao, okay, pala gusto mo para ma-extend it. Ayaw niya. So I will resign. Sabi ko, huwag. Hindi dapat mag-resign siya. Should continue being president up to the end of his 6-year term and implement the local, I mean, the federal. No? Parang makita na ito. Maganda pala. Very brilliant tayo, ha? Talaga naman, ha? Hindi ko kaya tayo magkaroon ng conflict ang ating gobyerno pagka nagkaroon na ng regional, yung mga federal government natin. Paano ma-resolve ito pag sakaling magkaroon ng ganong conflict?
napaka-importante tandaan na kung mag-create tayo ng federal state sa Republika ng Pilipinas, there should only be one armed forces of the Philippines. Okay. See? One armed forces. Hindi pa yung tulutan yung mga lukulukong mga warlord dyan na susulpot. Na may sarili silang armed forces. They will establish their own. No. Paggagawa sila na pukpukin ang ulo nila by one armed forces of the Republic of the Philippines. Pero paano po ang Philippine National Police? One national police to implement laws against crime. Okay. One flag. Para hindi maraming bandera sa luluan. Educational curriculum para pare-pareho ang curriculum ng mga anak mo. Kung taga rito ka sa Manila, lilipat ka sa Mindoro, grade 2 ang anak mo, tanggapin din to. Ibang curriculum, hindi matanggap ang anak mo. Hindi tayo makaintindihan ito. Yes. And then secondly, pati yung pera, one monetary system. Dapat pareho lang. Siyempre, baka mamaya, pera natin, hindi na natin matransak, hindi na natin magamit. How about our foreign policy po? Foreign policy should be a national concern. Okay, national concern. Oo. Sapagkat hindi naman po pwede na bawat federal state o magkaroon ng foreign policy treaty. Uh-huh. I am talking about foreign policy. I'm not talking about foreign investment. Yes, foreign policy. Opo, iba yon. Tama. Foreign investment, pwede siya. Pwede yan. Pwede yan pumunta sa mga federal states. Yes. Kasi nga may sarili na silang system. Paano po ang konstitusyon iisa rin po? Wala nang konstitusyon. Well, hindi natin tularan ng Amerika na bawat federal state magkaroon ng konstitusyon. Okay. So, isa lang konstitusyon para hindi malito ang tao. O, yan mga kapatid. Meron po tayong one flag under the federal system. One constitution. One constitution. One Philippine National Police. Yes. One Armed Forces of the Philippines. Diba po? Yes. One system of education. Correct. And one foreign policy. Yes. Lahat iisa lang po yan, ha? Yes. Hindi pwedeng nagkakagulo tayo. Di ba po? Oo. Ayan ang sinasabi ko. Ngayon, congressional district, di ba po? Everyone has their own representation. Sa Senate, ganun. Kung 12 federal states, magiging times 6. So, more or less 72 ang magiging senators. Pag sila po ba ay bumoto for a national issue or national concern, sa nangyayari ngayon, ipapasa dapat ng House, papanhik po sa Senado, mag-affirm, then yun na po, kung ano man pong issue ang pinag-uusapan. Under the federal system, ganun din po ba? Alam mo, Marisa, we can retain the present system. Wala namang pagbabawal yun. Okay. Or we can also have a system where joint session of both houses but voting separately. Okay. That is also a possibility. Okay. So, ito yung mga gray areas na pwede pang linisin. Yes. Okay. So, there's always the possibility na pwedeng mag-join, pwedeng mag-vote as one, or pwedeng mag-vote separately. That's right. Okay. Ngayon naman po, di ba, malapit na nga po, second year pa lang ngayon ni Presidente Digong, at come 2019, magkakaroon po tayo ng election. Ano po yung personal take nyo sa issue ng baka magkaroon ng no-el or no election? Hindi ako ganong kakampi dyan sa mga pag-iisip na ganoon. Mm-hmm. Sapagkat, kahit ang layunin nila, uy, mag-adapt tayo ng federalismo, itabi muna yung election. Mm-hmm. Huwag naman. Mm-hmm. Dapat intindihin natin that, sabi nga salitang English, the end does not justify the means. Kahit anong gandang layunin mo, kung masama yung pamamaraan, biro mo, istabi mo yung sovereign will of the people just to have a federalism. Hindi pwede ganun. Let us have elections and then have a federal system. So are you okay, Tay, na mauna yung election ng 2019 and then paghandaan ang federalism? That's right. Or, okay. Yes. That's a possibility, sure. Uh-oh. But definitely the election should come first before the federalism election. The elections, whether it comes first or not, should not be set aside. Okay. Tay, tanong ko po, ito pong transition period, sa tingin niyo po ba, kung nagkaroon na tayong federal system, gaano katagal magiging transition period nito? Well, actually, sa tingin ko, for example, 2018 na tayo ngayon. Opo. Supposing by 2020, ma-adapt na. Mm. The next 2 years should be a transition period. Ayun. Which should be the starting point of implementing by the President. Ha? Opo, opo. Sapagkat kung mag-resign siya, baka iba naman ang pag-isip ng hahalili sa kanya, you see?
Is the Philippines ready for federalism? Well, yun I must admit it is a questionable thing. Mm-hmm. Kasi dapat siguro, tulad lang nabanggit natin kanina, maintindihan ang punot-dulo nito ng mga tao. And how do you do that? Mm-hmm. By having public hearings ng mga committee, ng House at the Senado. Mm-hmm. At huwag silang upo lamang dito sa Maynila. Dapat, they should go around the nation, mm-hmm. Mindanao, Visayas, mm-hmm. pati sa mga liblib ng mga lugar sa Luzon. Mm-hmm. Conducting public hearings, marinig nila ang boses ng taong bayan. Mm-hmm. Nagtatanong, ano ba ito? Yes. And then, with that information, people will understand. Yes. And the most important thing talaga, really the public awareness, the public information, na hindi po malalaman ng tao nang hindi po talaga inililibot ito. Correct. Yung public hearings. Public hearings. At saka ang feeling ho kasi nito, Tay, pag pinag-uusapan ang federalism, parang highfalutin, parang correct. It's either, ano ba na, hirap na maintindihin niya. Ano true? Ba yan, di ba po? True? And isa pa po, ang isa pang parang connotation, akala nila is parang tungkol to sa that will serve more the Muslim brothers and sisters of ours. Definitely. And mababaliwala masyado yung national, parang ganun. Paano ka uunlad? Paano ka magplano for the development of the nation kung puro bala na yung tumataging ting sa tainga mo. If the war in Mindanao is not settled, mahirap magplano for the development of the nation. Of course, sinasubukan ni President Marcelo doon, but that is only a temporary remedy. Now, meaning to say, kung ipatigil mo ang ating mga kapatid na Muslim sa kanilang mga uprising, armed uprising, you must provide them with an area which they could call their own. Kung saan ang kanilang kultura, tradisyon, sang-ayon sa Sharia. Sapagkat yung Sharia, yun po ang patakaran ng buhay ng mga kapatid nating Muslim na kinikilala nila. Sharia, batas para sa mga legal problems, batas para sa spiritual problems, batas para sa ordinary life of Muslim. Sharia is the operating principle. At yung Sharia na yun, kinopya nila from the Middle East. Okay. Ang gusto ko lang sabihin sana, Marisa, na huwag naman sana lahat ng practices sa Middle East ay tanggapin natin dito. Okay. Dahil sa may mga practices doon na hindi ata gaano matakatanggap because that would constitute cruel and unusual punishment that is prohibited by our Constitution. For example, babaeng mabuntisan ng lalaki hindi niya banap, binabatuyan doon in the Middle East. Allowed, ha? Napatayin siya, batuhin. Lalo yun yung batas nila. Hindi natin kaya gawin yung cruel and unusual punishment. Meron pa silang practice doon. Kung magnanakaw ka, putulan ka ng kamay rito sa elbow. Sa isip ko, daming mga paikot-ikot sa Kongreso, wala ng elbow. Pero yan naman ay, that is just a joke. But what I am trying to say is that may mga practices na hindi natin kayang gawin. But, for example, kung ang mag-asunto sa loob ng autonomous, sa federal state of the Bangsamoro, Muslim versus Muslim, Sharia law should apply. Kasi sa kanila yun. Sa kanila yun. Okay. Kung ang mga asunto, Muslim versus Lumad, National law. Kung ang mga asunto, Lumad versus Christian, or Christian versus Muslim, national law pa rin. Ayun. So pag Bangsamoro, Bangsamoro. Yes. I see. So parang alam talaga, may separation talaga kung ano yung dapat na ipapatupad sa kanilang mga lugar. Ayan. Tatay, tungkol po dito sa napakagulong dengvax siya na pinagkakaguluhan sa buong Pilipinas na sadyang napakarami po nating na-interview, mga doktor, Volunteers Against Crime and Corruption, Chief Presida Acosta ng PAW, ang mga nanay po ng mga nabakunahan. Ano po ang nakikita niyong the safest solution, kung meron, para mo mailigtas itong ating mga kabataang nabakunahan? At ano po ang nakikita niyong kahihinatnan ng Sanofi na pinag-uusapan po ngayon sa Senado? Sa palagay ko, number one, itigil muna yung pag-injeksyon ng mga kabataan. At yung mga na-injeksyonan niya,
subaybayan ng Department of Health. But alam ko, the Department of Health, kulang sila ng personnel. That is why local government must come in. Mm-hmm. And bisitahan yung mga na-injection. Ano, kumusta yung mga anak ninyo? Ano ang karamdaman nila ngayon? Okay. Huwag pabayaan. Otherwise, magiging experimental man po tayo. Yes. Guinea pigs tayo ng Dengvaxia. At yung Sanofi na yan, palagay ko, bawiin nila yung mga... Ang dami po na lang pinadala rito. Unused vaccine? Yeah, unused. Uh-huh. Meaning to say, talagang in-anticipate nila na marami so ang demand kunwari nito. Uh-huh. Pero it is dangerous. How can we allow that? So bawiin muna nila yun at reimburse at, you know, bayaran yung mga... damages sa mga tao, sa ating mga kababayan. And we hope for the best and we'll pray na sana matapos na itong Dengvaxia scare na ito. On behalf of our Buhay OFW program, Tatay, nagpapasalamat po ako sa inyo sa oras na binigay niyo po sa Buhay OFW. At syempre, at palagi niyo hong tandaan, mahal po namin kayo at buong suporta po ang bibigay natin sa federalism. Mabuhay po kayo, Tatay. Salamat, Marisa. Thank you very much. Sana po ay suportahan po natin ang federalism. Narinig niyo naman po, mas marami po ang makabubuti kung ito po ay susuportahan natin at ang sinasabi nating issue ng political dynasty, ilagay po sa konstitusyon pag nagkaroon na ng pagbabago at sisiguraduhin naman po nila na lahat po ito ay tatanggapin at iaayos po para po sa ikabuti ng lahat sa atin. Para po sa lahat, mahalin po natin, iisa lamang po ang bansa natin, mahalin natin ang ating presidente, Digong, mahalin po natin ang ating tatay, Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. Buhay OFW! Thank you so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC! Buhay! Buhay OFW ay hatid sa inyo ng SP Land Incorporated. Set your sights on your new home, situated in the heart of Naic, Cavite. Sterling Residence 1 offers you, the Filipino family, your dream home. Affordability, high-quality homes, security and comfort. Live the life of your dreams. Sterling Residence 1 is owned and developed by SP Land Incorporated, a Sterling Paper Group of companies. San Miguel Corporation, Origani. We believe in a beautiful and natural skin. Visit us at Bangsar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Southville International School of Foreign Universities. Make the choice today for your tomorrow. Buhay OFW, pangarap mo'y pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang na. Sa Pimentel Institute for Leadership and Governance, as well as the Hans Seidel Foundation for organizing this event and for creating a platform for increased awareness among media about one of the burning issues of today, which is federalism. Thank you very much, Senator Nene Pimentel, that we have that wonderful collaboration already since last year and that we work together in order to promote Filipino federalism. And that, I think that's the most important thing, that we emphasize really Filipino federalism. The concept of federalism and decentralization are intertwined. As Mr. Gotz himself mentioned earlier, we have to develop the Philippine model federalism. And that, to some extent, the Philippine model federalism
based on our own studies at the University of Philippines together with Dr. Maridic, is really have to deepen devolution. Federalism aims to expand the devolution of powers from the highly centralized system of government that is now obtaining in the country. In the process, federalism aims to speed up the development of the country today by empowering the federal states and the local governments located therein to determine for themselves the kind of investments they need and the incentives they want to grant to the investors who are coming their way. By adopting federalism into our country's governmental setup, we will dissipate the causes of armed rebellion, especially of our Muslim brethren. That means that the adoption of the federal system needs a revision of the Constitution. It cannot be done by passing an ordinary law. You have to change the Constitution. While citizenship is a duty, voting is a huge responsibility because you decide who will be your leaders. Why not just amend the local government code? You know what? The code has been there since 1991 actually. Number two, there was a provision that it should be amended every 5 years. Did it happen? It did not. There was no political will. The income of the Republic of the Philippines will now be divided under a formula of 80-20. 80% sa federal states, 20% sa federal republic. Sapagkat 20% na lang ang pera maiwan doon dahil sa kukunti na rin lang ang kapangyarihan na maaari nilang exercise. Halos lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ibigay na sa mga federal states. Therefore, they deserve that kind of an increase in the sharing of the monies or the resources of the nation. Sisikap ang araw ay sisikap. Buhay OFW, mayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ang Buhay OFW po ay hatid sa inyo ng Doña Maria Premium Quality Rice, available in white and brown varieties. Mas mapapasarap ang kain pag masarap ang kanin. Mi Ponica, Just Ponica. Help keep yourself fit without giving up rice. Try tasty, fiber-rich brown rice. Just Ponica Brown, Mi Ponica Brown, from SL Agritech Corporation. San Miguel Corporation, Daijo Gem. Fine jewelry at Unit 125 S Mason, Marina Way Mall of Asia Complex. Origani. We believe in a beautiful and natural skin. Visit us at Bangsar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Black Pearl Wellness Institute by Marisa Del Mar, 3rd floor, Glorieta 5, Makati City. Southville International School of Foreign Universities. Make the choice today for your tomorrow. Buhay OFW. Insofar as I'm concerned,
there is no difference between biological and adopted. Lalo na pag ang mga bata lumaki sa iyo. Eh ako, inalagaan ko yan, simula pang nasa tiyan. Ako ang nagluwal sa kanila dito sa mundo. They practically grew up around my arms, oo. Buhay OFW! At ang ating mga OFW parents na nagpapakita ng natatanging pagmamahal para sa kanilang pamilya. Sobra ko na-miss yung pagiging buo ng isang pamilya. Again, I would always reiterate, hindi ko pwedeng i-serve ang church. More so, i-serve si God without my family with me. Buhay OFW! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Buhay OFW! Tumatakbo pa lamang po bilang presidente. Isa na po sa isinusulong para sa pagbabago ni President Rodrigo Roa Duterte ang federalism. Ngayong gabi po sa Buhay OFW, aalamin natin ang mas malalimang pang proposal na ito. Makakasama po natin ang tunay na advocate ng federalism simula pa po nang siya ay mayor ng Cagayan de Oro, ang founding chairman ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban, former Senate President Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. Ipakita natin itong federalismo nito, magbibigay sa mga ordinaryong tao sa mga iba't ibang sulok ng Pilipinas ng oportunidad na makapagtrabaho sila doon mismo, na hindi na kailangan pupunta pa sa Maynila maghanap ng trabaho. Pagdating dito, wala naman pala trabaho. Buhay OFW! The concept of federalism and decentralization are intertwined. We have to develop the Philippine model federalism. And that, to some extent, the Philippine model federalism, based on our own studies at the University of the Philippines together with Dr. Maribig, is really going to deepen evolution.